Hello mga ka-DIY, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Handy Lina Vlog. I-share ko sa inyo ang video kung paano ma-share ang inyong mga files like music, videos, photos at iba pa na nasa loob ng inyong flash drive o di kaya sa inyong SD card, gamit ang SD card reader para ma-access ito ng sabay-sabay gamit ang inyong Android phone. Kailangan lang kayo ay makakonect sa isang modem tulad nitong B315S936 kahit pa wala itong load o internet. Pero bago pa man, ipagpatuloy natin, pakiclick naman sa subscribe button at notification bell lalo na kung maging interesado ka sa topic na ito at para agad man-notify sa susunod pa nating mga videos. Okay, so sisimulan na natin. Ang unang gagawin is i-prepare ang iyong flash drive o SD card na merong SD card reader. So on my case, ginamit ko ang aking SD, micro SD na 32GB SanDisk. And then meron akong card reader or SD card reader. So, dito naglalaman ang ating mga files, just like mga photos, videos, movies, or music, at kahit ano pang mga files na gusto nating i-share sa ating mga friends, o kahit sa mga kasamang bahay natin, or kasama natin sa bahay, pwede natin siya ma-share gamit yung modem, at itong ating mga files para mag-sharing na lang kayo ng mga files. Halimbawa, meron kayong movie na a collection of mga movies na dito na save sa SD card o kaya flash drive. So pwede natin siya ma-access after magawa natin yung mga steps na ipapakita ko. So insert natin yung SD card pagkatapos sa likod ng ating modem. Meron tayong makikita dito. Meron tayong slot ng USB. So, dito natin isasaksak yung ating card reader. O di kaya USB. And then, pagkatapos, i-access natin ang kanyang console. So, once na na-insert na yan, pwede na natin mag-proceed tayo sa next step. Okay, so next step, after ma-insert natin yung ating flash drive o SD card reader with the SD naka-insert doon sa ating slot ng USB sa likod ng modem, ang next na gagawin ay kukonect tayo sa Wi-Fi. So, i-on natin yung ating Wi-Fi kung hindi pa na-on. And make sure na tayo ay kukonekta sa modem na gagamitin natin. So, my case, naka-connect na ako sa aking modem na gagamitin yung pinapakita ko kanina. And then, click on. Pagka na-connect na, proceed na tayo sa pag-access sa modem console. So, mag-open tayo ng browser, Chrome. Pagkatapos, i-type natin yung ating IP address ng ating modem. 192.168.8.1. So that is the graphical user interface ng ating modem. So click next. Okay, so take note, wala tayong internet kasi yung ginamit ko na modem, kahit meron siyang signal, meron siyang SIM na naka-insert, pwede kasi siyang magamit kahit wala pang load o internet. So after ma-set na yan, ito yung mag-display. Now, scroll up or titingnan nyo sa banda ng sa dulo, makikita natin yung web page. Click lang ang web page. And then, ito yung makikita natin na
sa console ng modem. And then, click lang ang sharing. Of course, kailangan nating i-type yung ating password. Username and password. Username is admin. And then, yung aking password is admin1. So, magdepende sa username and password ninyong modem. Then, click login. Okay, so ito yung makikita natin. Sharing. The sharing tab, meron tayong Samba server, user settings, at DLNA. So, sa Samba server, i-click ninyo ang enable Samba sharing. Okay, success na. Next, mag-create tayo ng user. Click ng user. Now, take note, pwede mag-create ng more than one user para iba-iba ang access nila at ma-customize din. Ang napakagandang feature dito, pwede natin siya i-customize para ma-set natin kung saan lang siya dapat maka-access na file. So, in my case, I will just click on add. Pagkatapos, create tayo ng pangalan. So, gagamit ako ng pangalan or username. Gagamitin ko is Nans. Now, sa password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede kahit anong password ang ilalagay ninyo. On my case, gagamit lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawang beses siya sa password and then confirm password. Pagkatapos, ma-set na siya dito sa rights. Meron tayong option with the read only or read write. So, pag read only, pwede siya mabasa lang but hindi nila makopy or maka-add ng mga files doon. Pero kung read write ang na-select, of course, pwede maka-copy ng file doon papasok sa ating storage device. So, I will select read write. So, depende na ninyo kung ano ang iset ninyo. Pagkatapos nyan, dito sa directory, yung sinabi ko sa inyo, pwede ninyo i-customize kung anong directory lang ang pwede ma-access ng mga users. Halimbawa, meron kayong mga folder for movies, photos, or videos. Kung iba-iba siya, at gusto ninyo na iba-ibang user na kung anong user ang ginamit, yun lang ang kanyang ma-access na folder. So, in my case, ang gagawin ko muna is all na lang, no? Para lahat ng content ay pwede makita sa loob ng flash drive. Now, kung ang napili ninyo yung custom, of course, dito, isi-select ninyo, meron tayong option, select, and then nakita ninyo na insert na kasi natin yung ating storage, yung card reader, at saka micro SD na 32 gig na merong laman, ma-access siya, makikita. So, dito sa select folder, you can select kung anong folder ang pwede ninyong i-select, no? So, meron siyang option. So, kung USB 1, and then when you click that, meron tayong mapipili na mga folder. So, nakikita ninyo, meron tayong mga iba-ibang folder. So, kung gusto niyo movies lang yung ma-access, of course, i-select lang niyo yung movies. And then, pagkatapos, okay. And then, yan ang mangyari kung ang ginawa ninyo ay custom. So, ibig sabihin, si username na Nans, na mayroong password na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meron siyang rights na pwede maka-read or write, pwede makadagdag o maka-delete ng file or maka-access ng file sa folder na movies only. So, hindi niya pwede ma-access yung ibang folder na nasa loob ng ating SD card. So, yan ang ibig sabihin ng custom. Pero kung gusto natin is all, so, pwede natin i-select yung all para lahat ng nakikita natin na folder at files sa loob ng ating storage device na isi-share ay ma-access. So, in my case, select ko lahat. And then, pagkatapos nyan, to finalize, i-click lang ninyo yung OK. And then, success. Nakikita ninyo na successful na siya.
So, next, nagagawin, pwede na tayo mag-exit. Dahil natapos na natin, yun lang ang kailangan nating iset, yung user settings, at then, nag-add ng user, and then make sure na ang Samba server ay naka-check. Kasi, based on my previous video, yung mag-print ng using the modem, share ang printer, ito yung ginagawa natin ng proseso, di ba? Okay, so kung di pa ninyo napanood yung ating previous na video, you can click on the comment section. Ilalagay ko yung share, yung link sa previous video na ginagawa ko. Kung saan nag-print tayo ng printer using Wi-Fi. Okay, so proceed na tayo sa next. Pwede na natin i-close. Kung nagawa na nyo yung procedure, pwede na natin i-close ito. Okay, so next step, after na-set na natin yung modem, pupunta tayo sa Play Store kasi kailangan natin mag-install ng application para ma-browse natin yung ating mga files. So, paano yung gagawin yan? So, open tayo ng Play Store. Okay, so mag-change muna ako ng modem kasi walang internet connection, walang load yung ating ginamit. So, transfer muna ako sa ibang modem. O di kaya pwede rin kung meron kayong data, pwede kayo doon kayo co-connect para ma-download ninyo ang application na ida-download natin. So, I'm connected now sa isa kong router na kung saan merong internet para maka-install tayo ng application. So, connected na. Next na gagawin is pupunta ako sa Play Store. And then, hahanapin natin yung CX File Explorer. So, ito yung na-search natin. CX File Explorer. Pagkatapos, click natin yung install para ma-install ang ating file na or app na CX File Explorer. So, we will wait until matapos siya ma-install. Okay, so, na-install na siya or installing na, and then pwede na siya ma-open. Okay, so, ayan. Still scanning, and then pwede na siya ma-open. So, ayan. So, i-allow lang natin yung ating app na maka-access sa ating device. Now, take note na nag-change ako kanina ng modem. Babalik ako sa modem na kung saan nandoon yung ating storage device, yung ating SD card reader na gusto nating i-access or i-share. So, babalik ako sa aking modem na pinapakita ko kanina. So, dito sa NANS modem, BPN modem. Okay. Yun ang pangalan. Then, pagkatapos nyan, babalikan natin yung ating CX File Explorer. I-open natin. And then, pagkatapos, now, meron tayong makikita. Local, library, and then we have network. So, kung local, ang ma-access natin, yung mga storage devices lang na nasa ating phone. Just like main storage, yung built-in natin na storage, SD card, kung merong SD card. Ma-access din natin yung downloads, yung apps. Yun ang ma-access natin kung sa local. Now, pupunta tayo sa network kasi yung ating modem is nakakonekta sa network. So, ibig sabihin, yung gustong mag-access ng files na sinabi ko kanina, dapat lahat ng mga phones ay merong naka-install na apps. Actually, meron pang ibang mga applications na pwede magagamit to access our files. But I recommend the CX File Explorer kasi mas madali lang siyang gamitin. Okay, once na ma-install, i-open and then punta tayo sa network. And then, next na gagawin is click the plus icon. And then, meron tayo makikita dito, cloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box. So, hindi tayo dyan. Dito tayo sa remote. And then, now, we will select
the SMB or the Samba server. Okay. So, click natin yung SMB. Pagkatapos, kung naalala ninyo kanina, meron tayong IP address ng ating modem, i-type natin 192.168.8.1. Okay, so yan ang ating IP address ng modem. Pagkatapos, next. Okay. Okay, so that is the IP address. Pagkatapos yung ating user, yung ating ginawa doon sa modem, nonce, and then click next. So, andyan na, we have the host or IP address ng ating modem, 192.168.8.1, yung ating username is nonce, and then yung ating password is 123456 7 8. So 123456 7 8, done. And then meron siyang option ng anonymous, but mas mabuti yung may username at password para mas secure. So sa sinabi ko kanina, kung iba-ibang username or user account at password ang ginagawa ninyo at na-customize, pwede rin ma-access nila iba-ibang mga folder. But on our case now, na-set siya sa all, kaya ma-access natin lahat. So, proceed na tayo. Click OK. Okay, hindi pa natin na-connect. Titingnan natin kung nakakonekta na tayo. Hindi pala yan. That is nonce router. So, babalik tayo sa modem. Okay, kailangan konektado tayo sa ating modem. That is nonce modem. Yung meron siyang storage device. Okay, ayan. Sure na siya na yun ang nagagamit natin. And then, meron tayong confirmation dito. Sometimes, ganito mangyari. Keep lang. And then, babalikan natin yung ating console. Dito na. Then, click OK. Ayan. So, nakikita ninyo sa 192.168.8.1 na IP address ng ating modem at username and password na ginamit, meron tayong folder na nonce. Yun ang ating storage device na SD card reader with a 32GB SD, micro SD na merong mga laman. Titingnan natin. Ayan. Makikita na natin yung ating mga folders. So, check natin. Try natin yung music na mellow. Try natin mag-play kung mag-play siya. Ayan. So, ma-access na natin yung ating mga paborito na mga songs. Basta nakakonect lang tayo sa isang modem na kung saan nandun yung ating storage device. So, try natin yung iba. Okay. So, hahanap tayo ng movies. Try natin yung tala. Is pwede na ma-save natin yung ating load. Bakit? Dahil hindi na tayo i-download lang once yung movie at saka i-share natin sa ating mga friends o kasambahay at mga kaibigan. Okay, so ma-access pa natin yung ibang mga music, mga laman dito. Meron tayong mga iba-ibang files dyan, but I prefer not to show you some of the contents. Okay, kasi private siya. Okay, so that's it. Yan ang procedure ng pag-share ng mga files na nasa loob ng ating storage device, SD card, o flash drive, gamit ang ating modem na B315S936. So, I hope meron kayong natutunan sa ating nasi-share na video. Hanggang sa susunod, sana itangkilik ninyo ang ating channel. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button. I-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog.
Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli!